Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Coinciding with the viral social media issue of Captain's Peak Resort, which was built inside the protected area of the Chocolate Hills of Bohol, the Negatrons and haters of President Ferdinand Marcos Jr. was immediately quick to blame the present administration for what many view as a sacrilege of our historical sites. We are again here to set things straight. First of all, the permits that were granted to the owner of the resort started in 2019 or during the administration of former President Rodrigo Duterte. It is so foolish to put blame in the administration of PBBM. We are here to shed light on this situation and debunk all the lies surrounding this controversy. Courtesy of ABS-CBN Teleradio. Before we start, please subscribe and follow. Please don't skip ads. Thank you. Magandang gabi po. Ma'am Juliet, siguro kahit papaano, pasasalamatan muna namin kayo sa pagkakataon at makuha po yung panig po ninyo mula sa Captain's Peak Resort. Ang tanong, kailan ho ba nagsimula ang operation ng Captain's Peak Resort? Officially po, 2019 sir. Registered po siya sa LG. Opo. Bali kayo po ay kapatid ng may-ari. Pwede ho ba naming malaman sino ba ang talagang may-ari ng resort? Edgar Buton po. Master Mariner Edgar Buton. O, dati po siyang seaman. Hindi dati. Ngayon. Ah, seaman pa rin siya. So, nandito ho ba siya sa Pilipinas or nasa barko? Nandyan po siya sa ano. Nagkasakit po yung may-ari, sir. Si Mang Edgar, may sakit po ngayon. Yes, oh. Opo, opo. Ang tanong ho ng marami, Ginang Julieta, papaano ho bang naipatayo yung resort po na yan sa lugar na protected area po dyan sa Bohol? Ano ho nangyari? Aware na po kami na protected area, pero meron namang mga dapat muna ang gawin para mabigyan po kayo ng clearance para i-allow po yung mga construction niyo po. Mm-mm. So ibig sabihin, sa panig po ninyo sa Captain's Peak Resort, dumaan kayo sa proseso, nakakuha kayo ng permit, kaya naitayo ang resort po ninyo. Yes po. Pero meron po kaming lapses po, yung ECC po, Environmental Compliance Certificate po. Hindi po namin na nagawa ng paraan na ipaprocess muna namin. Opo. Pero yung sa mga construction po, talagang may permit po kami. Mm-mm. Sa LGU, sa PAMBI. Mm-mm. Eh, ba't ho ganun, Aling Julieta, kung wala ho palang Environmental Compliance Certificate, bakit ho natapos ang proyekto para maitayo ho po yung inyong resort? Hindi naman masasabi natin na matatapos, sir. The construction is still going on. Mm. Kasi just imagine yung approved namin na 10 rooms is the existing now is only 3 rooms po. Kasi yung may-ari hindi kasi mayaman, maghahanap muna ng pera para po sa construction ng resort niya po. So ibig sabihin pa pala, Aling Julieta, hindi pa pala tapos ang kabuang resort po na ito. Kumbaga meron pang igaganda siya dahil sa ika mo nga, wala pa naman kayong Environmental Compliance Certificate. Yes sir, the construction is still going on. Yung sinabi ko po na approved na rooms galing po sa PAMBI, yung existing lang po is 3 lang. Yung 7 is the construction is still going on. Aling Julieta, naalala ho ba ninyo sino bang mga opisyal ng LGU, ng DNR ang nakausap po ninyo at nagbigay ng permiso para masimula ang pagtatayo ng resort po ninyo dyan sa Bohol? Before that, 2018, yung first step po namin, yung lahat ng mga gusto namin itayo sa resort is doon po kami meron po kaming proposal, mag-engage po kami ng ilang session po sa PAMBI. Mm. Naalala ho ninyo sino mga opisyal ang pumirma po para kayo mapahintulutan na makapagtayo ng resort? All barangay captains of the
protected area po, sila pong magpipirma po sa proposal project namin. Ilan lahat ba? Ng mga barangay captains sa protected area po. Ilang barangay captains po yung pumirma na yon? At siguro eh, baka pati si Mayor Hubay may pirma rin sa inyong permit. Ayong si Mayor hindi kasama sa ano sa mga board of PAMB. Lahat ng mga barangay captains po ng protected area po. Sa Sagbayan, sa Carmen. Yung lang sa Sagbayan consists of 24 barangays. Ibig sabihin, but, 24 barangay captains po yon yung pumirma. Pero hindi lahat yun sa ano. Kasi yung Sagbayan, meron namang area nga walang protected area. Tulad ng Chocolate Hills, meron namang barangay captains na hindi kasama sa board. So mga ilang barangay captains po? Come again, sir? Mga ilang kapitan po ng barangay yung pumirma mula dun sa protected areas ng Bohol, Chocolate Hills? Siguro sa 26 mga 15 siguro. Ganun po. Ayun. Ay nanay, ang tanong pa rin ulit, babalik tayo dun sa simula eh. Kung alam po ninyo na protected area yung Chocolate Hills na yan sa Bohol, bakit dyan pa rin ninyo pinili na magtayo ng inyong resort? Kasi yun lang po yung aming properties na nakuha namin dito sa Bohol eh. Hindi po kami taga Bohol po, taga Mindanao po kami. Mm. Pagkatapos yung lupain na nabili namin, hindi pwede taniman ng pala, ng palay or mais or kasi ano siya eh, acidic po yung lupa ng ano, yung Chocolate Hills eh. Hindi gaano tumaba yung mga pananim nyo po. At bakit po resort ang naisip na itayong negosyo ng kapatid po ninyong si Edgar? Siguro sa view po niya, yung scenic view niya po, nakakaakit po ang scenic view niya. Eh paano po yun nanay ngayon? Siguro alam naman din po ninyo na marami ang bumabatiko sa inyo ngayon sa social media dahil ang kanilahong pananaw, una, protected area po yan. Ikalawa, nasisira ho yung natural view nung Chocolate Hills ng Bohol na isa hong deklarado ng UNESCO noong 1988 bilang National Geological Monument. Nanay? Yes, sila lang po ang nagsabi na nakakasira. Pero pag talagang nandito po kayo sa area namin, talagang hindi po eh. Paano ho nanay? Noon hong 2023, nabigyan ho pala kayo ng temporary closure order noong September. Noong January 2024, nabigyan ho kayo ng notice of violation. Ngayon ho ba'y nag-ooperate pa ang resort? Yun po, yung sinabi nyo po. No comments po ako dyan kasi meron po akong sa amin na lang po yung paano, bakit. Opo. Yung ngayon, explanation lang po eh. Ngayon po nanay, nag-ooperate ba ang resort? Tumatanggap po ba kayo ng mga guests? Yes, we are accepting guests. Paano po siguro nanay, panghuli na lamang mensahe po ninyo doon sa mga hindi ho nagustuhan ang pagtatayo po nun ng resort at mukha hong aabot pa ang isyong ito sa investigasyon ng Senado. Kayo po ba'y handang humarap kung sakasakaling ipatawag yes. po kayo o si Ginoong Edgar Buton? Yes po. Willing po para malaman nila ang lahat-lahat ng mga sana. Yung gusto ko lang po, malaman nila na sana patas yung gagawin nila na investigasyon. Hindi lang po Captain's Peak Resort. Yung mga kahit all this resort po, yung mga meron pong the tourism destination po, sana lahat mag-iimbestiga po sila. Opo. Nanay Juliet, dyan ho ba sa inyo sa Chocolate Hills, bukod sa resort po ninyo, meron pa bang ibang halos kaparehong resort doon sa protected area? Meron naman. Meron. Parehong-pareho ng location po sa inyo. Protected area as in malapit sa Chocolate Hills. Paanan ng Chocolate Hills?
Hindi, yung sa amin kasi nandito po sa Sagbayan, yung Chocolate Hills medyo mga ilang kilometers po. Siguro mga 15 kilometers away from the Captain's Peak Resort. Ay, ibig sabihin po ninyo, Nanay, yung inyong Captain's Peak Resort, wala pa sa paanan ng Chocolate Hills? Yes, layo po. Ang layo pa po. Yung main siguro, yung main na Chocolate Hills view po, malayo po. Na yung sa amin po ay sa Sagbayan, yung town namin ay Sagbayan, yung Carmen po iba. Pero siguro, Nanay, sabi nyo nga, main Chocolate Hills, malayo kayo, pero still, part po siya ng Chocolate Hills dyan sa Bohol. Yes, part po. Ayun. Siguro, Nanay, panghuli na lang, baka may mensahe po kayo dun sa mga bumabatikos po sa inyo ngayon dahil sa sinasabi nilang pagkasira ng magandang view dyan sa Chocolate Hills ng Bohol. Okay po sa mga negative comments po sa inyo. Sana before po yung mga negative comments niyo po, mas mabuti siguro magtanong-tanong muna tayo kung talagang meron po kami nilabag na sinisira po namin yung mga Chocolate Hills po. Kasi pag nandito po kayo sa area, wala talaga kami nilabag na Chocolate Hills na ibig kong sabihin na sinira namin or ano pang ginagawa namin. Yung Chocolate Hills, iningatan po namin, sir. O ayan po. Napakalinaw. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ngayong panahon ng El Niño. Nagsimula ang pagkuha ng mga papeles nitong Captain's Peak Resort noon pang 2019. Galing mismo sa kapatid ng may-ari at siya rin ang tumatayong manager ng naturang resort. Maliwanag na kapanahunan pa ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano naman ngayon ang kinalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para inyong isisi sa kanyang pamahalaan ang ukol dito? Paano ba yan? Halata at sunog na naman kayo sa pinapakalat niyong fake news. Di na kayo natuto. Nawala na talaga kayo lahat ng common sense sa pagsamba niyo sa inyong puon. Nakakatawa at nakakaawa na kayo. Kuda pa more. Sisi pa more. Thanks, partner Wina. Yup. It seems that common sense amongst the hardcore followers of former President Duterte is OT too common nowadays. They will blame the administration of President Marcos Jr. for anything that happens, even thought it was the responsibility of the previous administration. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. In behalf of my partner Wina and the rest of the Splat Communications team. Thank you. Till next time. Stay safe. Rosa. Bye.